kotse ba? Feel kotse na! Sa totoo lang, hindi na kailangan ng Cheche Burecheng intro na itong sasakyan na to. In fact, isa to sa mga pinakamabibentang family cars sa buong Pilipinas. Alam nyo ba, noong 2020, ang nabentang sasakyan ay 10,500 units. Etong taon, as of August 2021, ang nabenta ay 8,521 units. At mula noong 2005, ang mga nabentang units sa mga lumabas sa kasa ng Toyota ay 240,000 units. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit medyo nagiging photobomber itong sasakyan na to. Mga kaibigan, ang isa sa mga pinakamabentang family car sa buong Pilipinas and proudly Philippine-made, the Toyota Innova. Mga kaibigan, ang pambansang family car, the 2021 Toyota Innova V. Teka lang. Nandito ka. Di ba nasa Baguio ka? Hindi, okay na yun. With friend lang naman yun eh. Manawag? Hindi. Oo, nagdasal tayo dun. Ah. Pero wait lang. Siyempre, hindi magpapahuli ang mga bagong players. Gaya nito. Ng Giulio Cavango. Na nag-o-offer na sleek design, pati ng modern-like interior features. Okay. Total, nandito tayo sa pambansang car location ng mga car guys. I'm your host, Stanley Chi, ang inyong senpai ng turbuhan para sa philkotche.com. At ako naman, si Martin Aguilar, ang content editor ng philkotche.com. And this is the car comparo of the 2021 Toyota Innova V and the Giulio Cavango Urban Plus. Toyota Innova V. Oh, parang Innova Bilia. Tito mo naman mag-joke. Eto, Gili. Gili de Benet. Alam mo no, kanino ko natuto, di ba? Sa'yo. Pero na, hindi ka naman nainitan. Action star eh. Ikaw, mahina kang nilalang. Nainitan ka. Wala. Bad boy. Sana, galing Baguio eh. Teka, bago natin simulan ng turbuhan, please like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon for updates. Tandaan, pogi ba? Kami na. Hey, kami sabi nun ha. Pero pag ginagawa mo, mag-subscribe ka na. Subscribe! Pinipilit namin kayo. Hindi, mouse o sa laptop. Huwag nyo masyado. Click. Pero kung gusto nyo, okay lang. Mahiwagang kalabit. Sarap, itong Innova V released last February, talaga mas pinaangas na. Kasi yung front grille niya, magkaroon ng horizontal slats, merong chrome trim dito. Tapos yung mga ilaw niya, like yung headlights, DRL, tsaka yung mga fog lights niya, LED lahat. So overall, ang impression ko, mas pinaangas, mas pinaastig ang itsura. O nga pala, dito sa ilaw, yung headlights niya, napansin ko yung outline niya, umabot hanggang sa front grille. So, talagang mas pinaangas at mas pinaastig. Okay, dito tayo sa front exterior ng Giulio Cavango Urban Plus. As you can see, merong bold and aggressive exterior front itong Giulio Cavango na highlighted by this large grille na merong U-shaped trim. Tapos pag tinignan mo yung headlights niya, it is LED. Parehas nung nakakabit dun sa Toyota Innova. Kaso nga lang, itong LED headlights na nakakabit kay Giulio Cavango comes with adaptive light system. So, yung nagagawa nun is automatically ina-adjust niya yung high beam and low beam mo pag may kasalubong kang sasakyan. Also, isa sa magandang features to ng headlights ni Giulio Cavango, sumusunod siya sa steering input mo. So, pagka pinaling mo sa kaliwa yung steering wheel mo, dahan-dahan din dun babato yung throw of light, yung kumbaga yung ray of light. So, mabibigyan ka ng better visibility pa nagda-drive ka sa gabi. And then, integrated siya with LED daytime running lights na nagbibigay ng added swag no, sa buong front ni Giulio Cavango. Plus, yung headlights ni Giulio Cavango ay parang nagbibigay ng illusion sa iyo na nakasimangot yung sasakyan pag tinignan mo sa harap. Pagpunta dito mo sa baba, meron siyang LED fog lamps which is parehas din yung nakakabit sa Innova na LED din. And then, yung angular bumper niya adds texture dun sa buong harap ng Giulio Cavango. And then, meron siya ditong silver garnish para to add that rugged appeal, no? Para medyo may macho-ness yung dating nung harap ng Giulio Cavango Urban Plus. To add lang, no, hindi namin talaga ma-decide kung ano bang type ng kotse itong si Giulio Cavango. Crossover ba siya, MPV ba siya, o SUV? Pero pag tinignan mo sa harap, this car is more of an MPV. Bakit? Kasi yung hood niya medyo naka-slope na pababa, which is typical design na makikita mo sa mga MPVs gaya nung Innova. Pero, one thing's for sure, itong sasakyan na ito ay isang family car. Ay Rendon, walang iwanan kahit pamilya. Huwag natin gayahin si Paolo na mahilig sa Contis.
Sa makina, lahat ng variants naka 2.8 turbocharged diesel engine. Sa manual naman, medyo mahina ng konti. Pero dito sa V-Automatic, it makes 172 horsepower and 360 Nm of torque. Sa fuel consumption naman bilang diesel, sobrang tipid ng Innova. Sa city, around 10 to 14 kilometers per liter, depende sa traffic syempre. Sa highway naman, at 90 kilometers per hour, ay nakakuha kami ng 19 kilometers per liter. Take note, yung sakay namin doon, tatlong tao lang. Pero pag mas maraming tao, iba na ang usapan. Okay. The Geely Okavango Urban Plus is powered by a 1.5-liter turbocharged gasoline engine that features a 48-volt EMS mild hybrid system. So all in all, yung power unit ni Okavango generates 190 horsepower and 300 Nm of torque. Tapos yung engine niya is connected to a 7-speed wet dual-clutch transmission. Pero ano nga ba yung mild hybrid system nito ni Geely Okavango? Well, it's basically a 48-volt battery na mayroong electric motor na nakapagbibigay sa iyo ng better fuel efficiency and more power in case you need one. Tapos in terms of fuel economy naman, I was able to get 8.6 kilometers per liter while driving at an average speed of 20 kilometers per hour. Tapos on the open highway naman, I was able to get 15.5 kilometers per liter while driving at an average speed of 90 kilometers per hour. Sa gulong, dahil V-variant ito, 17-inch alloy wheels. Yung design niya, hindi naman nagbago dun sa dati. Yung mga lower variants niya, 16-inch alloy wheels. Ventilated disc harap, drum brake sa likod. Pero sana, ginawa ng ventilated disc harap sa likod para mas safe. Sa gilid, same lang siya dun sa dati. Halos yung pababa yung uso. Parehong-pareho. Blacked out yung B and C pillar niya. Yung turn signal niya, nasa side mirror na power adjustable at power folding. Size-wise, the Innova is 4,735mm long, 1,830mm wide, and 1,795mm yung height niya. Medyo mataas ang ground clearance niya at 178mm kasi naka-ladder frame chassis, pero wag niyong ipang-offroad ito tsaka wag niyong isugod sa baha. So mag-ingat-ingat rin kayo. Okay? The Geely Okavango is fitted with an 18-inch alloy wheels na merong two-tone finish. So as compared to sa Innova na merong silver lang. Tapos meron din tong disc brakes on all four wheels. Nga pala, dito sa side, pag tinignan mo yung gulong, especially yung gulong, dun mo maiisip na baka SUV nga itong Geely Okavango. Bakit? Kasi yung size niya, kasize ng mga SUV. Medyo malaki yung gulong. Okay, dito tayo sa side ng Geely Okavango Urban Plus. Makikita nyo, no, meron siyang distinctive character lines lalo nandun sa fender niya sa harap at dun din sa likod, which adds that muscular appeal dun sa side profile ni Geely Okavango. And then meron din siyang roof rails and black claddings para syempre, para rugged appeal nga, di ba? And then in comparison to the Innova, yung Innova kasi medyo marang smooth yung side niya. Ito naman si Okavango Urban Plus, medyo chiseled, no? Medyo parang nagkaroon ng batak. So, yun yung magiging choice mo. Kung gusto mo ba ng smooth, doon ka kay Innova. Kung gusto mo na medyo batak, dito ka kay Okavango. And then, in terms of dimensions naman, ito yung maraming numero. The Geely Okavango Urban Plus measures 4,835mm long, 1,900mm wide, at 1,785mm tall. So, sa dami ng millimeters na yun, ang kailangan mo lang tandaan is ito. Yung Geely Okavango Urban Plus measures 100mm longer and 70mm wider than the Toyota Innova. So mabibigay nun sa'yo is a roomier interior cabin. So kung gusto mo ng space, medyo mas mabibigay yun sa'yo ni Okavango Urban Plus. And then in terms of wheelbase naman, this Geely Okavango comes with a 2,815mm na wheelbase, which is mas longer pa rin as compared dun sa Innova. And then, kung concerned ka sa ground clearance, this car has 194mm of ground clearance, which is 16mm higher off the ground as compared dun sa Innova. Sobrang dami bang numbers?
So para mas makita mo yung detailed specs ng Giulio Okavango at ng Toyota Innova and ng other cars available in the Philippine market, punta ka lang sa philcoche.com's car guide section. Sa likod, wala tayong masyadong binago except for the black trim dito sa gitna. Yung halogen pa rin ang taillights natin. Well, ganun pa rin ang itsura kagaya sa dati. Same old, same old. Dito sa likod, sakto lang naman yung espasyo niya panglagay ng mga groceries pang pitong tao. Okay lang. Hindi ko na itutupi ito ha, kasi pareho lang naman to sa Fortuner. I'm sure, napanood niyo yung video ko roon. Click the link. Ito. Baka nagtataka kayo kung para saan ito. Yan. Hindi ito basta-basta accessory lang. Headrest yan para dito. Ay, sorry. Yan. Oh. Okay. Manual tailgate. Okay, dito tayo sa rear exterior ng Geely Okavango Urban Plus. Makikita nyo, no, meron siyang sleek design dito sa buong likod niya. As compared sa harap, medyo nag-tone down yung pagkaka-design ni Geely dito sa likod. And highlighted nitong LED taillights na tingnan nyo naman yung pagkakakabit. No, napaka-sleek and medyo naka-wrap around siya dun sa rear fenders nung sasakyan. And then as compared dun sa Innova na parang pagganon, parang rectangle na medyo nagkaroon ng konting pagkabaloktot ng linya. Ito naman si Giulio Okavango comes with a more seamless na pagkakadesign ng LED taillights. And then meron siya ditong chrome bar trim na nag-seamlessly connects yung dalawang taillight, no? Which for me, it's good eh. Para kasing subtle lang na design detail pero it adds that flavor dun sa buong likod ni Giulio Okavango. And then when you move dito sa taas, meron siyang spoiler para young appeal, di ba? Young and sporty appeal. So kahit family guy ka na, pwede ka pa rin naman maging masiyahin at maging sporty. So meron siya ng shark fin antenna which adds to that sportiness ng buong sasakyan. So dito tayo sa cargo space ni Geely Okavango Urban Plus. Kung makita nyo, kahit nakatayo yung third row seats, pwede ka pa rin makapaglagay ng decent amount of cargo like 3 to 4 overnight bags or yung isang linggo mong supply ng grocery kakayanin dito. Tapos pag fold flat mo tong third row seats, mas luluwag syempre yung cargo area mo na pwede kang makapaglagay doon ng 4 to 5 medium-sized maletas nang walang kaproblema. Kaya nga yun yung nabibigay sa'yo ni Geely Okavango Urban Plus. It gives you versatility and functionality lalo na pag kailangan mo ng space or kung kailangan mo ba ng space para sa tao. So, yan yung mabibigay sa'yo ng mga sasakyan na gaya nito. Power. Power. Hello. Power. Hello. Power. Hello. Power. Tailgate. Sa loob ng Innova V, leather ang steering wheel. Meron tayong wood-like accents dito sa may dashboard. Maraming hard plastics, pero okay lang yan. Ine-expect na natin yan dito sa Innova. Meron tayong push-start button. Meron tayong speed sensing door locks, tsaka 7-inch infotainment with Apple CarPlay and Android Auto. At ang pinakamatindi rito sa loob ng Innova, meron tayong 17 cup holders. At sa 17 cup holders na yan, ang pinakamatindi ay nandito. Yan. Kasi pag gusto nyong malamigan yung tubig nyo, parang ref na to. Katapat ng aircon. Hindi nga si ref. Hindi si Renz, ha? Hindi si ref. Eto na tayo sa paborito nating segment. Nasaan ang cellphone mo? Kung yung may sakit, sakit-sakit nun na. Eto, dito ilalagay. Yan. Medyo masikip ng konti. Pero pwede na. Pwede dito. To. Ito. So, suma total, napakarami mong pwedeng lagyan ng kung ano-ano dito sa loob ng Innova V. Meron tayong fabric seats sa lahat ng variants. Yung texture niya, malatigre, pangkugar. Bumabagay sa wooden accent na hindi pangsibak kasi plastic. Okay, dito tayo sa interior ng Geely Okavango Urban Plus. Makikita nyo naman, no, it has a dark interior theme. Parehas nung nasa Innova. So, dark din yung loob nitong Okavango Urban Plus. And
gaya nga nung sabi natin, no, since this Okavango is a family car, ang ino-offer nito sa iyo is parang ano eh, modern family car eh. Kasi yung mga integration ng mga tech dito, gaya nung electronic shifter, tsaka nitong electronic parking brake, at tsaka nitong drive mode selector dito. So yun, yun yung nagpapamodern sa loob ni Geely Okavango Urban Plus, which is medyo, pag kinumpir mo siya sa Innova, parang mas traditional pa yung sa Innova. Tapos meron din siyang leather wrap steering wheel, kaparehas din sa Innova na may rinding leather na steering wheel. Tapos integrated to with bunch of controls for your infotainment, tsaka dito sa mismong digital touchscreen mo. And speaking of which, no, kung yung nakita niya sa Innova is analog, kanyang speedometer or yung instrument cluster, dito kay Geely Okavango Urban Plus, eh, full digital na siya. No, parang ang laki nito eh, 12.3 inch siya to be exact. 12.3 inch na digital instrument cluster. So yun, no, kaya nga mas, for me, mas modern yung feel na nabibigay sa'yo nitong Geely Okavango Urban Plus. Tapos yun nga, no, katulad nung sinabi ko sa review ko dati, yung 12.3-inch digital instrument cluster dito, eh parang sinalpakan mo ng isang iPad eh. So, ganun yung datingan niya. Kaya nga, modern yung dating ng interior ng Okavango Urban Plus. Then, pag move mo dito sa gitna, naka-place dito yung 10.25-inch na infotainment touchscreen, which is okay yung display niya at yung icons niya is good and responsive din naman siya to every touch. However, wala tong Apple CarPlay and Android Auto na present dun sa nakakabit na infotainment touchscreen dun sa Innova. Pero pambawi, meron naman tong 360-degree view na kitang-kita mo yung paligid ng sasakyan mo kapag ka nakatigil ka. Which is makakatulong sa'yo na ma-park or maka-exit ka ng parking ng mas safe at mas madali. Tapos pagdating mo dito sa gitna, ito na yung parang maalam-mahaba niyang center cluster eh, no? Na bilang family car, syempre marami ka rin pwedeng paglagyan ng kung ano-ano gaya nung sa Innova. And ito, functional, ano siya eh, parang dual purpose eh. Pag wala kang tubig, pwedeng nakasara. So, pwede mo lagyan ng kung ano-ano. Pero pag may tubig ka, matik! Yan o. Pag may tubig ka, pwede mo slide, lagay mo dito. So, dito pwede ka makafit ng dalawa eh. Yan o, medyo mas mataas yung dito. Kaya pag tinignan mo dito sa harap, parang meron siyang apat na bottle or cup holders, no? Parang ganun, cubby holes. Tapos pagka maabubot ka talaga, meron pa siya dito sa baba eh, na pwede mong ma-utilize na space na pwede mo lagyan ng kung ano-ano, like yung maliliit na pouch since, or mga alcohol mo since pandemic nga, di ba? Having an alcohol on the go is an essential ngayon. Tapos, papasok tayo ngayon din sa segment na kung ang phone mo? Matik na naman. So, yun nga, no? Bilang family car, importante rin syempre may paglalagyan ng cellphone si daddy o si mommy. Tapos itong Geely Okavango Urban Plus has a perfect spot or place para paglagyan ng telepono mo. Ayan o, komportable. Tapos malapit pa siya sa USB port na pwede mong padaluyin papunta dun sa charger mo, di ba? Yun, para pwede ka mag-charge. At meron din, sorry, balik lang tayo onte, meron din tong QD Link pamalit dun sa Apple CarPlay and Android Auto para mas ma-integrate pa rin niya yung OS mo dito, yung nangyayari sa phone mo, dito sa screen. Pero for me, mas swabe pa rin yung Apple CarPlay or yung Android Auto. And then, isa pang maganda dito sa sasakyang ito ay meron siyang leather seats, no? Sa lahat ng upuan, meron siyang leather seats as compared sa Innova na naka-fabric. Tapos, isa pa is itong front seats, yung driver at yung pang front passenger comes with an electronic adjustment na may height adjustment pa siya, no? Up and down, recline and stuff like that. So, para mas mabilis mo makukuha yung most preferred na driving position mo. Dito tayo sa second row, bilang top spec variant natin. Ito lang ang merong captain chair sa loob. Kita nyo naman, may reclining seats tayo para takbong yayaman ka pa rin. Oh. Yan. Yan. Oh. Ang matindi rito sa gitna, eh dahil bawal mag-dine-in, no? Pag bumili ka ng pagkain, pwede mo dito dalhin. Oh, ayan. Okay? So, kung saan ka man magpapadeliver or saan ka man bibili, drive-thru. Tsaka, pagka nagipit ka sa deadline, pwede ka magtrabaho. Ayan. Okay? Oh, astig. Siyempre, dahil top spec variant to, yung aircon natin sa taas at may pailaw na blue si Mayor. Ayan, oh. Dito. Maluwag dito sa loob. Pwede ka mag-invite ng friend. Bumiyahe kayong papuntang Baguio or Manawag. Friend, come on. Hi, friend. Hi, friend. Hi, friend.
Pwede tayo manawag as a friend. Sa likod, simple lang. Meron tayong hilahan dito. Automatic na. Okay? Maluwag ang legroom. Okay? Kasi ang dalawa, maluwag rito pag dalawa, tapos may aircon dito. Overall, pwede naman pagka dalawang tao. Pag pipilitin yung tatlong tao, kailangan adjust-adjust na lang. O, pakita natin. Hey friends, hey, friend. Come on. Friend, medyo nananaba ka. Adjust-adjust lang tayo. Okay. Ayan, pag tatlong tao. Tsaka maganda rito, lahat may 3-point seat belt sa likod. Ito tayong bagyo. As a friend, ha? Kakababa ko lang. Talaga? Di ba nagmanawag ka pa? Oo nga. Sino masama mo rin? Mga Santos. Santos? Ito ng mga Santos. Tara na, babarin tayo dito. For safety features, the Innova V comes with 7 airbags, ABS with brake assist and EBD, vehicle stability control, hill start assist, 3-point seat belts for all occupants, ISOFIX child seat tethers, rear parking camera and sensors, immobilizer plus alarm. Dito tayo ngayon sa second row seats ng Geely o Kavango. Papansin nyo, yung materials na gamit dito is hard plastics. Na present din naman siya sa harap, which is acceptable considering the price point nung sasakyan na to. And then yung hard plastic material din naman is also present pagka sinilip mo yung loob ng Toyota Innova. Isa pa maganda dito is meron siyang rear AC vents para sa inyo second row. No? Para presko-presko pa rin kahit sino nakaupo dito. Tapos maganda yung controls niya, no? Touchscreen kasi. So parang medyo premium looking yung datingan niya, no? And then pag pumunta ka doon sa medyo baba, meron kang saksakan doon for the charger. Para kahit nandito, yung mga pasahero dito, pwede pa rin mag-charge ng kanilang mga cellphone on the go, no? Hindi ka na maiki-charge dun sa harap, no? Parang kuya, pwede pa charge. Wala nang ganun. And then, like the Innova, syempre, and like dun sa harap nitong sasakyan nito, meron din siyang cup holders or bottle holder dito sa gilid, sa magkabilang pinto. However, yung sa gitna, eh, hawak niya na lang. So, wala na siyang papatungan. So, yun, no? Sa lahat ng mga nakita natin dito sa loob, isa lang yung nakita kung parang wala dito na meron sa Innova. Eh, yun yung mesa na nandito na folding. Parang sa mga aeroplano, no? May naakabit na ganun sa Innova. So, yun. Magagamit mo yun, lalo na ngayon, take-out lang ang pwedeng kainan. And ang isa sa pinakagusto kong feature nitong sasakyan nito is yung space na mabibigay niya sa'yo. Kung space at space lang din ang hanap mo, eh mabibigay yun sa'yo ni Geely o Kavango Urban Plus. Kita nyo naman yung legroom, oh. Ako, I stand 5'5", pero ang laki pa. Ang luwag talaga, guys. Yun yung normal driving position ko. Tapos ito sa taas, ang laki ng headroom, no? Siguro kahit mga 5'8 o 6-footer, pasok dito sa second row. And para mapakita namin sa inyo kung gano'ng kakomportable yung mauupo nito, no? By the way, it's individual seats, no? Tatlong individual seats. Kaya papakita namin sa inyo kung gano'n siyang kaluwag kahit may mga nakaupo na dito. Sir? Nandito lang ako as a friend. As a friend ka? As a friend as lang a friend. O, di ba? Kahit tatlo, tingnan nyo, komportable pa rin eh. Ako, hindi naman ako kapayatan. Si Stanley lang. Si Jacob, ako rin, aminado. Tapos ito pa, no, pag buo kayo ng tropa dito, meron din tong panoramic sunroof. So, pwede kayo mag-ano, sunbathing o stargazing. Romantic, no? Oo. Todo mo, pare. As a friend lang tayo. As a friend, todo mo yan. Gusto niyo ba ng cake? Yun, no? Kita niyo naman. So, yan yung space na mabibigay siya. Tatlo na kami niyan, ha? So, yan. Silipin natin yung third row seats ng Geely o Kavango. So, ganyan na yan. Tapos slide pa harap. And then ito, no, medyo may kasikipan yung entry point mo papasok dun sa third row, no? So that's something you have to consider pagka ito yung kukunin mong kotse. Pero wala naman problema, pagka-hop-in mo dyan, sakay ka dito. And pwede ka umuso, uso tayo dito para mas makita natin. Yan. Ayan, no? So yun, no, yung upo dito, komportable siya, no? Tapos medyo naka-recline pa yung likod mo, so medyo hindi basta-basta mangangawit pag dito ka nakaupo sa pinakalikod. And then yung legroom niya is maluwag pa, no? Kasi yung second row seat, eh, na-adjust yan, may slide function siya, no? Pwede mo iusod pa harap para pagka may matangkad yung nakaupo dito sa likod, eh, mas mabibigyan ng added legroom. And then para mapakita natin yung space, eto, papasakay ulit tayo ng isa pang mga pilko... Friend, yeah. Isa natin mga friend. Usong-usong mga friend ngayon, eh.
Oh, tara sir, hop in. Take a seat. Yan, no? Dalawa kami, komportable. As a friend. As a friend, oo. Oh, ayoko rin mag-go tayo beyond that. As a friend lang. And then, itong third row seats ng Giglio Cavango, meron din siyang aircon vents, no? Para presko ka pa din kahit dito ka nakaupo sa pinakadulo. In terms of safety features, itong Giglio Cavango Urban Plus comes with ABS with EBD. Tapos meron siyang anim na airbags, no? Meron yung drivers and passengers, may tsaka side and curtain. And then it also comes with rear parking sensor, 360 degree view camera, hill descent control, hill start assist, immobilizer, tire pressure monitor, speed sensing door locks, tsaka remote start. Sa driving, medyo mabigat ang manibela. Komo diesel, malakas ang hatak pero hindi kasing lakas nung Fortuner. Hindi ganong karamdam yung shifting ng transmission, which is okay. Yung brakes, medyo malakas pero may ilalakas pa. Sa manibela, dahil medyo mabigat ng konti, kung magmamaniobra ka, kailangan mong mag-exert ng konting effort at mag-a-adjust ka ng konting-konti lang naman kung magagaling ka sa mga mababang sasakyan tulad ng mga sedan. Sa suspension, medyo floaty siya because of the ladder frame chassis. Pero kumpara sa Fortuner, mas okay ito at hindi masyadong matagtag. Overall, okay naman yung driving experience ko. It's very responsive, the brakes are okay, hindi siya matagtag. Pero kung tatanungin niyo ako, mas gugustuhin ko maging pasahero kaysa mag-drive nitong Innova. Alright, we're now driving the Giglio Cavango Urban Plus. And the first thing that I noticed, no, at isa sa mga gusto ko sa sasakyan na to, is yung transmission niya. Bakit? Kasi swabe, smooth yung transmission eh, giving you a pleasant drive. No, and then yung smooth transmission na rin yun, contributes to the overall ride comfort nitong sasakyan na ito. And then when it comes to throttle response naman, good yung throttle response itong sasakyan ito, considering na dalawa hanggang tatlo yung sakay dito sa loob ng sasakyan. I wasn't able to test drive the car na puno, na full load. So baka medyo magbago yung throttle response or yung engine delivery pag puno yung sasakyan. Pero pag kaya nga, dalawa-tatlo lang, wala kang problema. Hindi ka bibitinin ng sasakyan na ito. And then yung 1.5-liter turbocharged gasoline itong Giglio Cavango delivers adequate power. Pagka nasa city ka, city driving lang, walang problema, hindi ka mabibitin and all. Pagka nasa open highway ka naman, it gives you the right amount of power you need in case, lalo na, when you need to overtake slower vehicles. Actually, no, hindi ka masyado maaaning sa sasakyan na ito pag gusto mong mag-overtake ng mabagal na sasakyan sa harap. And surprising yun, ha, considering the size nitong sasakyan na ito. Kasi may kalakihan tong kotse na ito. Kaya parang for its size, parang maliksi siya for its size. And then, when it comes to suspension naman, medyo leaning on the firm side itong Giglio Cavango. But not to the point na mako-compromise yung buong ride comfort mo. You know? Nako-compensate pa rin nung suspension niya yung mga road imperfections at saka yung mga lubak-lubak along EDSA at along dito sa dinadaanan namin na magiging komportable ka pa rin pag nakasakay ka sa loob. And yun din yung isa ko na-appreciate, eh, no? Couple that with the smooth transmission and the adequate engine delivery. Maganda yung mabibigay niya sa'yo. Komportable yung pagmamaneho. Yun nga, no? Pleasant drive nga. Tsaka, perfect for a family car. Lalo na kung naghahanap ka ng pang-pamilyang sasakyan. And then, another thing is that this car has a light steering feel. Magaang siya, which is perfect pagkada-drive-in mo yung sasakyan nito around the city. Kasi madali ka makamaneuver, madali ka makapag-change lanes, sikot-sikot, maniobra, and mga ganyang bagay. Kasi nga, light yung steering niya. And then, it has enough feedback naman, no, na para hindi ka masyado maaaning or parang you'll still have that feeling that you are in control of the vehicle. And speaking of which, mas mararamdaman mo yon pag dinrive mo itong sasakyan na to on the open highway. Kasi yung light steering feel niya, medyo nagiging firm, no, as you start to gain speed or as you drive with on highway speeds, no, mga 90 kilometers per hour. Yun. Magiging tad firmer siya para confident ka when you're cruising on the open highway. And then, no, add ko na lang din, meron din tong 360 degree view camera dito, no. Magagamit mo yun pag magpa-park ka. Ako, nagamit ko yun ng todo pag nagpa-park ako. Ako kasi yung tipong driver na nagre-rely on the mirrors, yung traditional
way of parking. Pero itong sasakyan na to, nagkaroon ako ng confidence doon sa 360 degree view camera niya eh. Kasi meron din siyang dynamic guidelines para ma-check mo kung saan papasok yung pwet mo pag pinapark mo patalikod. Tsaka yun nga, makikita rin niya yung mga lane markings. So para shoot na shoot ka, gitnang gitna ka. Kasi ako pag nag-park gamit yung mirrors, sisilip pa ako sa baba eh, para makita ko kung pasok ako. Kaya ganun tayo, maging courteous tayo sa parking. So with this one, with the 360 degree view camera ni Okavango, walang problema. Ayan, so nakita nyo na ang huminamon at ang humahamon sa pagiging pinaka-okay na pambansang family car. Ang Toyota Innova parang Bangko Filipino. Subok na matibay, subok na matatag. Etong Innova nagsisimula sa presyong 1,184,000 pesos for the J variant at para naman sa V, 1,754,000 pesos. At syempre, ang humahamon na Geely Okavango Urban Plus. Na parang tipong isang bagong dayo sa barangay nyo, tapos sumali sa basketball nyo, yung balang galing. Parang ganun ang datingan nito. At nagsisimula ang presyo nitong sasakyan nito at 1,208,000 pesos for the Geely Okavango Comfort Trim. At ito naman top of the line variant na Urban Plus ay may presyong 1,478,000 pesos. At paano ba yan? Bahala na kayong mamili kung ano sa tingin nyo ang pinaka-okay na pampamilyang sasakyan dito sa Pilipinas, di ba? Innova ba? O Geely Okavango ba? So there you have it. Para sa komparo namin ng Innova at Okavango, I'm your host, Stanley Chi, ang iyong senpai ng turbuhan for philcoche.com. Yan. At ako naman si Martin Aguilar, ang content editor ng philcoche.com. So, kita-kits tayo sa next video. Oo, sige. Bye-bye. Bye-bye. Tara, palik tayo Baguio. Baguio? As a friend. As a friend? Talaga? Oo. Hindi bukak ba yan? Hindi. Pwede naman. Teka, doon pala yung pinto ko. Stan, sabihin mo naman sa mga viewers na suportahan pati yung mga video ko, pati yung iba nating mga kasama sa Pilkote. Di ba sa TikTok, naglalakad kami kasama kang babae? Hindi yun yung ibig sabihin ko. Sa Pilkote, channel. Guys, suportahan nyo naman yung mga videos ng mga co-host ko, FC Martin, napakagaling. Ito nagturo sa akin eh, lahat ng kalokohan ko sa kanya ko natutunan. Kay Martin. Tapos yung mga video si Jacob, very technical. Pagka talagang car guy ka, papanoorin mo. Yung kay Joseph, dubious character, panoorin nyo rin. Coming soon. Cholo. Yan. Pwede na. Oh, panoorin nyo, mabait yung batang yan, tsaka magaling. Oh, di ba? Panoorin nyo lahat. Okay? Pero syempre, unahin nyo yung videos ko bago yung kanila. Grabe, nagpapapromote nga kami tapos. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!